Magandang hapon pala sa inyo ulit. Kasi ako ay parang ano yan na medyo gusto ko munang mag-unwind mga ganyan. So, bala ko gumawa ng isang pelikula at naghahanap ako ng sponsor para sa aking gagawin pelikula na tingin ko maganda tong pelikula to. This is a love story eh. Love story ito nung ganito kasi yung istorya niyan. Merong isang babae, sa India to nangyari eh. Itong babaeng ito matapang to, tapos parang talaga kumbaga siya ay nakikipaglaban, parang nagmumura. Basically yung babaeng matapang na may pagkabastos na ganun. Ngayon, ang istorya kasi nito, itong babae to ay matapang to, tapos lagi siyang, alam mo na, nasa, parang, nakalantad na, parang ang dating niya isang siyang celebrity, parang ganun. Ngayon, hanggang sa dumating yung oras na siya ay nagka-boyfriend siya ng isa ring celebrity, mga ganun. Tapos meron ding isang naliligaw sa kanya na parang gusto sulutin siya, yung isang celebrity naman. Mga international yung mga ano nito eh. Yung mga ibang manliligaw nito. Meron diyang yung isa nga, yung may gusto rito, ano eh. Medyo may pagka-European eh, alam na. Pero yung pagka-European lang, pero yung mukha niya pang grave, pang cementerio, alam mo na. Tapos ngayon, itong babaeng ito, ito istorya ko itong naisip ko lang to. Itong babaeng ito ay nagtayo ng isang grupo. Talagang itong grupo nito medyo matatalas ang dila, mga matatapang kuno, mga warrior, mga ganyan. Parang ano nga ito, love story saka medyo may action yung alam mo. Ngayon, itong babaeng ito, sa dami ng kanyang, madaldal to eh, madaldal yung parang matalino raw sila yung mga ganon. Ngayon, ang problema kasi dumating yung araw na itong merong isang Indian din na Singh ang pangalan, Singh. Kasi Indian, ganyan ang mga pangalan, Singh, yung mga ganyan. Parang nagkalapitan sila ng love. Kasi naman itong Singh na to, galing din to ng ano, galing to ng Pilipinas, napunta din ng India. So nagkaroon sila ng, yung alam mo na, nagkaroon sila ng usap-usapan. Hanggang sa siguro, nahulog din ang loob nitong yung si Mr. Singh dito sa babae na ito. Yun, kwento-kwento sila paminsan-minsan. The usual, yung preni-preni, hanggang sa siguro, nagkakahulugan ng loob. Hanggang sa hindi siguro nila namamalayan, nagkakaroon na sila ng malalakit na tinginan kasi they talk over the phone eh. Siguro video call, parang ganun ang gagawin ko istorya. Alam mo yung mga drama series na nagpapakyut-kyut sila kahit matatanda na, amoy lupa. Actually amoy lupa na rin to siguro, mga kasing edad ko na to eh. Di syempre ako amoy lupa na rin ako, hindi ka naman tinatanggin. Pero itong mga lukong to, feeling ano sila, feeling, kasi ang istorya ko, ang gagawin ko, alam ba yung nagmumurang kamyas, yung mga ganun. Yung mga tuyot na kamyas, na feeling nila, ipurong mura silang kamyas, yung mga ganun. Ngayon, dumating itong si Mr. Singh sa buhay nito. Actually, itong babaeng ito, yung bida dito, meron itong boyfriend. Ang boyfriend nito, isa, pangit talaga. Kasi nga, naawa nga ako doon sa lalaki, mukhang nasulot eh, kasi pangit naman talaga yung lalaki, anong gagawin mo? Akala ko kasi yung makakasulot dito yung isa, yung European, yung pala Indian din. Ito nga si Mr. Singh, parang nasulot siya, naunahan yung taga-Europe. Magaling tong babaeng to eh, kasi sa kabila na siya isa ng alam mo na, kumbaga sa araw, ito'y palubog na sa dapit hapon na yung kanyang ano eh. Isipin mo, pinag-aagawan pa siya ng mga lalaki. Isipin, ayun namang mga lalaki naman kasi, kumbaga sa ano to,
Kumbaga sa pagkain to, eh dahil gutom na gutom ka, pwede mo nang kainin eh. Pero kung choosy ka, hindi mo ito papatulan eh. Talaga naman napakasasama ng itsura eh. So ang bala ko dito sa pelikulan to, papamagatan ko ng Dazing, The Love Triangle, Dazing, ayan, Dazing. Papangalan ko dito, Dazing yung movie. The movie, Dazing. Naghahanap ako ngayon ng gaganap dito at saka mag-sponsor sa, kasi kulang ako sa budget eh. Kulang ako sa budget para gawin ko yung pelikula nito. Kasi yung story ng pelikula ko kasi, parang yung babae, parang naghahanap siya ng, alam ba, parang siya isang uhaw na babae. Parang uhaw siya sa mga lalaki. Ang problema kasi, wala namang pumapatol sa kanya. So, namimili lang sa doon sa mga karakter na ilalagay ko, isang napakapangit, at isang sobrang pangit, at isang talagang napakapangit. Kaya lang itong huling pumasok na to, medyo may pagkamacho. Kaya nga naghahanap ako. Tingin ko si Baldomaro pwede rito yung artista eh. Alala kong ba si Baldomaro kukunin kong isang artista. Tapos yung isa kamukha ni... Eh sa bagay, sorry po, Palito. Patay na kasi si Palito eh. Pero isa kahawig ni Palito na tumaba. Ganun ang itsura. Isa pati buhok. Yung isa naman kahawig ni sorry po, Dick Israel, pasensya ka na po. Kahawig ni Dick Israel, si Dick Israel kasi guwapo. Pero ito, kahawig lang yung balbas. Pero pag si Dick Israel, binugbog mo nung araw sa pelikula, ganun ang itsura nung gagawin ko karakter. Kaya nahirapan ako maghanap ng artista eh. Nahirapan ako. Eh, ang tema nito, iikot to sa isang grupo. Kasi itong babae to, ano to eh. Yung si Day, parang ano to, ambisyosa to eh, ambisyosa. So, ang istorya ko dito, meron siya isa tata yung grupo na parang, kumbaga, ipagmamalaki niya sa buong mundo, yung parang mga ganon. Tapos, magkakaroon ngayon ng, magkukulaps ngayon yung grupo niya kasi nga, magkakaroon na dahil marurunong yung kanyang mga kasamahan dito, magkakaroon ng power grabbing, yung mga ganon. Sa bandang huli, may, siyempre, alam mo naman ang bida, laging naaapi yan. Ang maitatanggal dito, itong si Day. Yun, yun ang tatanggalin dito. Ngayon, ang mangyayari dyan, ang istorya niyan, yung huli, hindi ko maintindihan kung ilalagay ko nga magiging ka mapupunta. Kasi tatlo yung lalaki dyan na karakter eh. Titingnan ko kung saan mapupunta to, kung doon ba sa kamukha ni Dick Israel pag binugbog o dito sa kamukha ni Baldomaro o actually yung kamukha ni Palitong nasa Europe, wala na yun eh. So ang mag-aagawan dito sa istorya ko nito, si Baldomaro saka si Dick Israel na nabugbog. Ang problema kasi dito kay Baldomaro, siyempre macho-macho ng konti, baka tsaka pag ang gagawin ko istorya, yung pag nagtitingin na silang ganyan at nag-uusap, may mga ngiti sa labi nila, yung mga ganun ba? Maganda itong istorya na to, hindi pa masyado ano, magulo pa yung isip ko sa pag ano na istorya, kaya ako lang kinukuwento sa inyo. Siyempre, kumbaga, yun yung summary ng istorya ko. Merong isang babaeng dalahira, bastos ang bibig, mayabang. Alam mo yung mga sa pelikula parang kontrabida na kinaiinisan natin, yung mga ganun. Para malakas ang dating sa takilya, yung mga ganun. Tapos, magtatayo isa ng isang kumpanya. Ang gagawin ngayon ng mga kasamahan niya sa kumpanya, sisiraan siya, magtatalo-talo sila sa pera, yung mga ganun. Pero actually, lahat sila doon, mangyayari doon, sila-sila yung kumpanya na yun, babagsak yun, dahil nga sa pagkakaroon ng power tripping by, power struggle, ganun. Ngayon, dito papasok yung ano, papasok ngayon dito yung kamukha ni Baldomaro. Actually, parang ang gagawin kong istorya, itong pagpasok ni Baldomaro, ang magiging dahilan ng kamalasan nitong si Deo, si Deo. Parang ganon. Tapos, yung hindi ko maintindihan kung saan ko ilalagay itong si ano eh, si yung kamukha ni Dick Israel na nabugbog eh. Balbasarado kasi yun eh. Kung siya ba'y ipaglalaban ba niya ang pag-ibig niya dito kay Day o hahayaan na lang niya kay Baldomaro. So, siguro pag ano, manghihingi ako ng suggestion kung paano magiging ending nito.
Pero mas maganda si, kasi ang tingin ko rito, mas maganda kung si Baldomaro ang makakasamahan nito eh. Kumbaga kasi si Baldomaro, alam mo naman to, may kayabangan to, may pagkabastos din. Bagay na bagay sila eh. Ito sa karakter ng babae. Tsaka ano, mukhang mas mahilig sa ano to si Baldomaro. Mas mahilig to do sa mga oldies na babae. Yung karakter ko kasi itong babae, medyo oldies. Parang ganun. Tingnan natin, at ako'y ano, titingnan ko pag ano, unang-una, ala pa nga ako sponsor eh. Pag may sponsor na ako doon sa pelikula ko, tapos pangalawa, yung ending nga, hindi ko maintindihan kung kay Baldomaro ba mapupunta ito. Pero sigurado na ako doon sa matatanggal yung kumpanyang itatayo nitong karakter ng babae sa pelikula ko. Sigurado na akong babagsak. Kasi para medyo, alam mo naman ang manonood, yun ang gusto. Dahil maldita nga yung karakter na gagawin ko. Siyempre, kumbaga, parusa sa kanya ng tadhana yun. Parang ganon. Iniisip ko kung sino pagdidirectin ko nito. Ala, ang gusto kong director, yung medyo bika. Ala naman si Lino Broca na. Oh, patay na yun. Maghahanap pa ako ng magandang director, yung mahusay. Oh. Ay, abangan nyo po yung pelikula na yan. At, ano, at mag-suggest nyo po kayo kung sino po ba ang gusto nyo ilagay ko sa ending na kasama. Si Baldomaro o si yung kahawig ni Dick Israel pag nabugbog. Kasi gwapo si Dick Israel eh. Eh itong isang karakter ko dito talagang pangit. Kaya parang ang ini pinapakita ko lang sa inyo na pag binugbog yung si Dick Israel, siyempre basap. Ganun po ang mukha ng karakter na isa. Naghahanap pa nga ako ng isang artista eh. Kung sinong gaganap doon eh, doon sa ano na yun eh. Wala akong mara. Eh si... Kung natatandaan niyo po si Tang eh, yung sa Tang Tarang Tang, yung kasama ni Pugo. Kahawig po noon, kaya lang nagkabalbas. Eh wala na si Tang eh, hindi ko na siya pwedeng i-hire. Oh. Ang tagal ko na pinag-iisipan yung gumawa ng movie. Oh. Kasi baka malay mo mag-click, kumita, mabalik uli ang Philippine movie. Oh. Papangalanan ko po ito ng Dazing. Oh. Dazing, Love Triangle. The Love Triangle of Dazing. Pati yung ano nga, iniisip ko kung anong yaano kay title ko eh. Pero sigurado pong gagawin ko itong pelikulan to. Hindi ano. At mag-iipon lang ako ng konting budget kung wala mag-sponsor. Eh, alam mo na. Ang title nito ay The Dazing Love Story. Sige po, pag mayroon po kayong suggestion na ending, kung sino ang makakasama ba ni Day, si Mr. Zing ba o si ano, si yung kamukha ni anong pag ano, yung alam mo na yan, yung may balbasarado. Sige po, maraming salamat.